What's that smell? Singhal ni Tali nang maamoy niya ang dalang durian ng hardinerong si Dave. Masarap ito. Kahit ganito ang amoy, subukan mo. Alak naman ni Dave kay Tali. Ngunit hindi pa nakakalapit ang naduwal na ang dalaga. Napakunot naman ang noo ni Don Carlos. Why are you so overreacting, Iha? Paborito mo to, hindi ba? Pagtataka pa ni Don Carlos. Dahil tunay naman na bata pa lamang ay paborito na ni Tali ang pagkain ng durian. Hindi naman nakasagot si Tali. Bagkos ay dumuwal pa ito at hindi napigilang masuka. Tali! Istriktong tawag ni Don Carlos sa pangalan ng anak. Kinabahan naman si Tali sa tawag ng ama dahil alam niya na ang sunod na itatanong nito. Are you pregnant? Diretsong tanong ni Don Carlos sa anak. Takot na takot si Tali sa kanyang ama dahil alam niyang sobrang istrikto talaga nito at ang katanungan tungkol sa kanyang pagdadalang tao ay hindi niya alam kung paano aaminin sa ama dahil tunay ang paratang nito. Tali, I'm asking you! Mataas na ang boses sa Don Carlos. Paano naaamin si Tali? Paano niya sasabihin sa kanyang ama na nagdadalang tao siya? Ngunit hindi niya alam kung nasaan ang ama ng dinadala niya. Paano niya ipapaliwanag sa ama niya na hindi niya alam ang pagkatao ng taong nakabuntis sa kanya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hey girl! Ano na ba nang iniiyak mo dyan? Tanong ni Ryza sa kaibigang si Tali. Naka-FaceTime kasi sila. Tinawagan si Ryza ni Tali dahil gusto nitong umiyak. Wala na kami ni Paul. Umiiyak na sambit ni Tali. Oh my God, Tali. For how many times ko na yung narinig sa'yo, ha? Like, you know, lahat naman ay nagiging jowa mo. Kakilala mo nga lang kahapon, jowa mo na kaagad. Sermo naman ni Ryza. Tapos as in, lahat sila iniiyakan mo pag iniwanan ka na. Dagdag pa nito. I called you to comfort me, silly. Hindi ko naman kailangan ng sermon mo. Napikon si Tali sa mga sinabi ni Ryza. Kaya naman enough na ni Tali ang FaceTime nila ng kaibigan. Mabuti at sanay na si Ryza sa ganito nilang eksena. Alam niyang pikon talaga si Tali kaya naman hinahayaan na lamang niya si Tali kapag pinapatayan siya ng tawag. Nakakainis! Sambit ni Tali habang padubog na dumapa sa kama. Nag-scroll na lamang si Tali ng phone niya at nagbukas ang dating app na madalas niyang tingnan kaya naman marami siyang nakikilalang lalaki. Magandang dalaga si Tali kaya naman maraming nahuhumaling dito. Ngunit mabilis lang ding mauto at mahulog ang loob sa mga lalaking nakikilala sa app kaya naman sa huli ay lolokohin lang din siya. Ang ending, palaging broken si Tali. At maghahanap na naman ng bagong boylet sa app para i-meet sa bar na madalas niyang tambayan. Ang papangit naman ngayon ng new guy sa app. I think I need some drinks. Tumayo si Tali at nagayos. Palabas na sana siya para kunin ang kotse niya ngunit biglang dumating ang daddy niyang si Don Carlos. Where are you going, Tali? Tanong ni Don Carlos dahil nahuli siya nito na pababa ng hagdan. I just wanna buy something outside, Dad. Palusot ni Tali. With that outfit? Seryosong tanong muli ni Don Carlos. Napakagatlabi naman si Tali dahil sa kanya pa naaalala na nakapang-aura pala ang outfit niya. Wala kasing alam si Don Carlos sa mga pinagagagawa ni Tali. Nag-iisa nitong anak si Tali at siya lamang nag-iisang nagtataguyod sa bata simula nang mawala ang kanyang asawa. Hindi na rin nag-asawang muli si Don Carlos dahil nag-focus na ito sa mga negosyo, kumpanya, at sa anak na si Tali. Are you going somewhere? Tanong muli ni Don Carlos. Napakamot naman si Tali at nag-isip na ipapalusot. Actually Dad, kakatapos ka lang mag-live. You know, teenage thing, I forgot to change my clothes na. Mabilis naman na nakaisip ng palusot si Tali. Tumingin naman si Don Carlos kay Tali mula ulo hanggang paa.
change your clothes now. We're going to have dinner with the investors. And I want you to be there para makinig at matutunan mo ang mga steps to be the next CEO of my company. Utos ni Don Carlos. Napabuntong hininga naman si Tali. Is there any problem? Tanong naman ni Don Carlos, naramdamang pagmamaktol ng anak. Nothing, Dad. Tugon naman ni Tali at bumalik na ng kanyang kwarto para magpalit ng damit. Napangisi naman si Don Carlos. Hindi naman talaga niya madalas na isama si Tali sa mga ganitong lakad niya. Kung minsan, ay gusto na lamang niyang asarin o iprank ang anak dahil natutuwa siya kapag alam niyang nabubugnot si Tali kapag inopen niya dito na siyang susunod na magiging CEO ng kanilang kumpanya. Pagdating nila sa restaurant ay nagulat si Tali dahil ito ang paborito nilang kainan simula nung bata pa siya at nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Hindi siya nagsasalita dahil nakikiramdam pa rin siya sa kanyang daddy. Nang makapasok na sila at naupo na sa VIP, ay saka pa na-realize ni Tali na sila lamang mag-ama ang kakain doon. Dad, I thought it's a meeting with the investors. Hindi na napigilan ni Tali ang magtanong. Napangiti naman si Don Carlos. Dito? You think I will set a meeting here? I will be out of focus then reminiscing our good days. Sambit ni Don Carlos habang tumitingin sa menu na hawak. It's a surprise dinner date with my only love. Dagdag pa ni Don Carlos. Tumayo naman si Tali at niyakap ang ama. Thank you so much, Dad. I love you. Sambit ni Tali. I love you too. Tugon naman ni Don Carlos. What the hell? Ano nangyayari sa mga stockholders natin? Catherine, speak up! Galit na sambit ni Dave habang kausap ang kanyang secretary. Si Dave ay isa sa pinakabatang bilyonaryo ng bansa. Marami din siyang hawak ng mga kumpanya at negosyo. Guwapo, matipuno, at talaga namang makalaglag panty kung tumititig si Dave. Pero kabaliktaran ni Tali ay hindi mahilig si Dave sa mga babae. Hindi ito nagkaroon ng girlfriend o kahit na sinong karelasyon sa buong buhay niya. Focus lang siya sa buhay at trabaho niya. Kaya naman halos lahat ng empleyado ni Dave ay ilag sa kanya dahil sobrang sungit nito. Set an appointment with them. Now! Gigil na utos si Dave sa kanyang secretary. Yes, sir. Tugon naman ni Catherine. Takot na takot si Catherine sa galit ni Dave. Kilala niya ang boss niya kung magalit dahil kapag galit ito, lahat ng empleyado nito ay nadadamay. Nang hapong ding yon ay nag-meeting sila Dave kasama ng mga stockholders niya. Is there someone who's trying to steal money from my company? Diretso nang tanong ni Dave. Nagbulungan ang lahat. Quiet! Sigaw ni Dave. I know wala namang aamin eh. So I already made an investigation regarding this. And I just found out na merong traitor sa loob ng kumpanya ko. Ayaw niyang tumayo? Then I'll mention your name. One by one. Alam niyo nang susunod kong gagawin. Galit na sambit ni Dave. Dahil takot sa maaaring gawin ni Dave, ay nagkusa nang tumayo ang mga empleyado niyang may kinalaman sa pagkukulang ng stocks and inventory ng sales ng kumpanya niya. Isa-isang tumayo ang halos 10 empleyado ni Dave. Gumisi naman si Dave. Ang kakapal naman ng mga mukha niyo. And you think papalampasin ko to? Saglit pa ay may dumating ng mga pulis. Nagulat ang lahat ng mga tao sa meeting at walang nagawa ang mga umamin sa ginawang pagnanakaw sa kumpanya ni Dave. Dinala na sila ng mga pulis sa presinto. See what happened? Alam niyo naman na mali ng ginagawa ng kasama ninyo. Huwag niyo nang itolerate. Tama? Sambit ni Dave. Malupit kung magalit si Dave. Mas gusto pa nga ng mga employees na makulong sila kaysa ang patawan sila ng kaparusahan nito. Pinapaba ni Dave sa lahat ng company ang empleyado niyang may atraso sa kanya. Not unless alam niyang nagsisisi naman ang mga ito kaya naman sa ibang bagay na lamang niya binabawian. Maybe all of you were thinking kung bakit nalalaman ko mga pinagagagawa niyo behind my back? Now, uulitin ko. Don't dare me. Banta ni Dave. Nanatili namang tahimik ang mga empleyado ni Dave at ni isang bulungan ay wala na siyang naririnig. Samantala,
Naiinip na ako, sabit ni Tali. Nag-check ng Facebook si Tali at nakita niyang nakalive ang daddy niya habang nasa event kaya tinawagan niya ito. Hello? Sumagot naman agad si Don Carlos. Hi Dad, where are you? Tanong ni Tali. I'm still with my team, honey. Here in Intramuros. I don't think I can go back tonight. Probably bukas na. Sambit ni Don Carlos. So mag-isa lang akong magdi-dinner ngayon? Kunwaring malungkot ang boses ni Tali. I'm sorry, darling. I'll make it up with you tomorrow, okay? Sambit naman ni Don Carlos. Okay, Daddy. Please take care of yourself there. I love you. Malambing na sambit naman ni Tali. And I love you too. At in-off na ni Don Carlos ang telepono. Pagka-off na pagka-off ng tawag ay tuwang-tuwa si Tali dahil alam niyang magagawa niyang makalabas. Dali-daling si Tali kumuha ng masusuot pagpunta ng bar. Ito ang madalas na gawin ng dalaga lalo na't alam niyang wala ang daddy niya. Hindi naman ganong kahigpit si Don Carlos pero stricto lang ito sa mga bagay katulad ng pagpunta ng bar. Kaya naman alam na ni Tali na magagalit ito kapag nalaman na nagpupunta siya sa ganoong klase ng lugar. 3 shots of tequila, please! Order ni Tali sa bartender. Wow, parang may gustong malasing ngayong gabi ha! Sambit ng kaibigan niyang bartender na si Lloyd. Masakit ang puso ko kaya I wanna get drunk tonight. Sambit naman ni Tali. Alright, here's your order, gorgeous! At inilapag na ni Lloyd ang 3 shots ng tequila. Saglit pa ay may lumapit na binata. Hi, may I join you? Natulala si Tali sa sobrang gwapo ng lalaking lumapit sa kanya at halos hindi kaagad siya nakapagsalita. Hello? Ulit ng binata. Eric. At nagpakilala na ito. Ha? It's Tali. Nice to meet you. At nakipag-shake hands si Tali kay Eric. Tulad ng dati ay nagkagusto na kaagad si Tali kay Eric kahit kakakilala pa lamang nila. Ito ay nagtanggal ng kalungkutan ni Tali mula sa breakup niya kay Paul. Nag-enjoy sila buong magdamag at lalasing ng kauntian. So tell me, saan ka ta pwedeng ihatid? Nagulat si Tali dahil hindi katulad ng ibang lalaki na nakilala niya sa bar si Eric. Iniisip niyang dadalhin din siya nito sa hotel at gawin ang usually na kinagawa ng isang babae at lalaki na nalalasing. Ngunit iba pala si Eric. Ibang-iba. It's okay, Eric. I can drive. Sagot naman ni Tali. Are you sure? Tanong pa muli ni Eric. Yeah. Nakangiting tugon ni Tali. Okay. Pero pwede ko bang makuha ang phone number mo? I just wanna make sure na safe kang makakauwi. Sambit ni Eric na nakapagpakilig naman kay Tali. Sure! At nagpalitan silang dalawa ng number. Pagka-uwi ng mansyon ay kilig na naman si Tali. Tumawag naman si Eric at agad itong sinagot ni Tali. Hey, are you home now? Tanong ni Eric sa kabilang linya. Yes, thank you for asking. Malanding sagot naman ni Tali. Simula noon ay palagi nang nag-uusap at nagkikita si Tali at Eric. Hanggang sa niligawan na ni Eric si Tali at naging sila. Guwapo at mabait si Eric kaya ganun na lang din kabilis ang nahulog ang loob ni Tali dito. Napakalayo nito sa mga lalaking nakarelasyon ni Tali. Maasikaso si Eric at gentleman. Hindi nito kailanman binasto si Tali. Pinaramdam niya na kamahal-mahal si Tali at araw-araw niya yung pinaparamdam sa dalaga. Walang araw na hindi niya tinatawagan si Tali upang mag-update ng kanyang mga ginagawa. Hindi nagkulang si Eric ng oras at pagmamahal. Sobrang minahal ni Tali si Eric at alam niyang mahal din siya ng binata. You're getting prettier and prettier, anak. Baka naman may boyfriend ka na? Seryosong tanong ni Don Carlos kay Tali habang kumakain sila ng dinner. Bigla namang kinabahan si Tali dahil nililihim niya sa daddy niya ang pagbo-boyfriend. Ayaw pa niyang sabihin sa ama dahil alam niyang kukontra ito. Wala pa, Dad, ah. As if naman papayagan mo ako. Wala namang magawa si Tali kung hindi tumanggi dahil takot siyang magalit ang ama. If may maniligaw ba sa akin, Dad, papayagan mo ba ako na mag-boyfriend? Sinubukan ni Tali na magtanong sa daddy niya. No?
diretsong sagot naman ni Don Carlos. Natameme naman si Tali. Are you willing to be the CEO of our company now? Kinuha tuloy ni Don Carlos sa pagkakataong to para ma-open up ang panliligaw niya sa anak na maging CEO ng kanilang kumpanya. Nagbuntong hininga naman si Tali. Look, Tali, I know you're starting to like someone. But how can I trust you to enter a relationship if you're not matured enough to run our company? I'm afraid that later on, talo ka. Masasaktan ka lang. Paliwanag ni Don Carlos. Naliwanagan naman si Tali sa sinabi ng ama. May punto naman ito. Kung alam nga lang ni Don Carlos ang mga pinaggagawa niya sa buhay, kung alam lang ni Don Carlos ang pakikipagrelasyon ni Tali sa iba't ibang mga lalaki at kung paano siya iwanan ng mga ito. Kung alam lang ni Don Carlos kung paano siyang masaktan at palaging talo sa huli. May punto nga talaga ang daddy niya. Hindi pa siya matured enough para hawakan ng company, kaya palagi siyang nasasaktan sa pag-ibig. Baby, flowers for you. Inabot ni Eric ang isang bouquet ng rose kay Tali. Nilabas ni Eric si Tali sa isang mamahaling restaurant dahil months na rin nila. Oh baby, you're so sweet. Thank you. Sabit ni Tali sabay halik sa nobyo. Baby, when can I meet your dad? Biglang tanong naman ni Eric. Natahimik naman si Tali. It's fine baby, I can wait. Nakangiti namang sambit ni Eric. Sorry baby ha. Sa ngayon kasi hindi pa pwede eh. Dad is so strict kasi at hinahayaan niya lang ako sa mga gusto ko as long as wala pang boyfriend na involved. I think he will let me have kapag kaya ko nang patakbuhin ang negosyo namin. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga kaya. Paliwanag naman ni Tali. It's okay, baby. I can wait. Sambit naman ni Eric sabay halik sa noon ni Tali. Sa sobrang kabaitan ni Eric ay mas lalong na-attach si Tali lalo pa kahit minsan ay wala pang nangyayari sa kanila. Kahit ilang beses nang magkasama sila sa bar at ilang beses ding nalalasing si Tali ay never siyang dinala ng nobyo sa hotel. Nire-respeto siya ni Eric at hindi katulad ng mga naunang nakarelasyon na pagkatapos makuha ang gusto sa kanya ay bigla na lamang siyang iiwan. Tumagal ang relasyon ni Tali at Eric ng halos 5 buwan na as in walang nangyayari sa kanilang dalawa. Dito na nabuo sa isipan ni Tali na si Eric na ang lalaki na para sa kanya. Handa na siyang ipakilala ang nobyo sa kanyang daddy. Handa na si Tali na matuto bilang maging CEO ng kanilang kumpanya at matutong hawakan at patakbuhin ang iba pa nilang mga negosyo. Desidido na si Tali moving forward sa relasyon nila ni Eric. Willing siyang gawin lahat para sa nobyo. Buo na ang loob ni Tali na si Eric na ang tamang lalaki para sa kanya at ayaw niya na itong mawala sa kanyang buhay. Ang buong pag-aakala na palaging masayang sandali ay biglang nagbago. Ang buong pag-aakala na si Eric na ang para sa kanyang hinaharap ay hindi na matanaw. Lahat pala ng pag-aakala ay mananatiling akala dahil dumating ang araw na nagbago si Eric kay Tali. Baby, malapit na tayong mag 6 months. Na-excite na sambit ni Tali sa nobya si Eric. Hindi naman nagsasalita si Eric at abala sa kanyang cellphone. I think it's time na para makilala ka na ni Daddy. Dagdag pa ni Tali. Ngunit na natiling tahimik si Eric at abala sa kanyang cellphone. Baby? Tawag ni Tali dahil napansin niyang hindi nakafocus sa kanyang nobyo. Yeah, baby. Yes? Aligaga namang tugon ni Eric. Did you hear what I just said? Tanong ni Tali. Nag-isip si Eric ng isasagot dahil hindi naman talaga ito nakikinig sa sinabi ni Tali. Ay nako, I said ipapakilala na kita sa daddy ko since mag-6 months na tayo. Pag-ulit ni Tali sa sinabi niya kanina. No! Biglang sabit naman ni Eric. What? Nakakunat naman na tanong ni Tali. Oh, I mean, no baby, not now. Not now. Hindi malamang sagot ni Eric at kumunot muli ang noon ni Tali. Di ba you wanted to meet Dad? Bakit parang nag-iba yata ang ihip ng hangin?
Pagtataka pa ni Tali. It's not that I changed my mind, baby. It's just that, I realized to go for some plan. You know, he's your dad and I wanted to make it more special when I meet him. Yeah. Paniwanag naman ni Eric. Hinawakan ni Tali ang kamay ni Eric. I love you, baby. And I wanna settle down already. Kasama ka. Alam ko at sigurado na ako na ikaw ang right guy para sa akin. I wanna have kids with you. That's why gusto ko makilala ka na ni Daddy. Malambing na sambit ni Tali habang nakatitig sa mga mata ni Eric. Si Eric naman ay hindi mapakali dahil tila may nais sabihin kay Tali. Ngunit hindi lang yung magawa dahil nakikita niyang masaya ang nobya. I love you too, baby. Ang tanging nasambit ni Eric at hinalikan si Tali sa noo. Samantala, birthday ni Daddy kahapon, bakit hindi ka nagpunta? Tanong ni Melvin kay Dave, ang best friend niya. Huh, uunahin ko pa ba yun, pare? Tugon naman ni Dave. Okay naman ang stocks mo, diba? Give yourself a break sometimes, Dave. Sambit ni Melvin. Gumising naman si Dave. We're planning to go out this weekend. Baka gusto mong sumama. Yaya pa rin ni Melvin. Hindi naman nagsalita si Dave at nagbuntong hininga na lang. Parang napapaisip siya na tama din naman ang best friend niya. Hindi kasi talagang mahilig si Dave sa nightlife at lalong walang hilig sa babae. Buong buhay ni Dave ay puro trabaho lamang siya, kaya naman isa na siya sa pinakamayamang batang bilyonaryo sa bansa. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Paulit-ulit na dial ni Tali sa number na nobyong si Eric. Hindi na kasi ito nagpaparamdam simula nang magkita sila noong nakaraan. What's wrong with you, baby? Message ni Tali, ngunit halos nakaisang libo na yatang mensahe si Tali, ay ni isa walang reply si Eric. Maya-maya ay kumatok ang yaya ni Tali. Bakit ya? Tanong ni Tali. Ah, nandito po si Miss Riza sa baba, Miss Tali. Hinahanap po kayo. Sabi ng yaya ni Tali. Papasukin mo dito, yaya. Naiyak na sabit ni Tali. Pagpasok ni Riza ay niyakap siya ni Tali at biglang umiyak. Ay, grabing pagkamis ha? Natatawang sabit ni Riza. Humagulhol pa lalo si Tali kaya naramdaman ni Riza na may problema ang kaibigan. Hey, what's wrong? Don't tell me hindi ka pa rin nakaka-move on kay Paul. Tanong ni Riza kay Tali. Naupo sila sa kama at pinunasan ni Tali ang kanyang mukha. May nakilala akong bago. Nagsalita na si Tali. Again, Tali? Oh my God. Singhal naman ni Riza. Diretsong bumagsak ang mga luha ni Tali at hindi nagsalita. Napaawa naman si Riza at niyakap na lang nagdiretso ang kaibigan. Eh sino ba yung hambog na yon? Ikaw naman kasi. I told you not to fall in love. Eh lahat naman ng nagiging jowa mo, sobra mong minahal. Sermon ni Riza habang nakayakap kay Tali. Kumalas naman si Tali ng bahagya sa pagkakayakap ni Riza. He's different, Riza. Wala pa nangyayari sa amin. Diretsong sambit ni Tali. Napatulala naman saglit si Riza. Seriously? Oh my God! Gulat na gulat na tanong ni Riza. Tumango naman si Tali. For almost 6 months, Riza, never pa kaming nag-make love. Kisses, ganun lang. Pero never niya ako niyaya sa hotel or sa kanila. Sambit ni Tali. Baka naman bakla. Sa ganda mong yan, Tali, hindi ba siya mai-intimate? Duda naman ni Riza. Of course not! Napatawa na lang si Tali. He just respect me. And that's why I think he's the right man. I wanna marry him, Riza. I wanna have kids with him. I wanna... Dire-diretsong salita ni Tali na pinutol naman ni Riza. Are you gone crazy?
Porket walang nangyayari sa inyo doesn't mean that he's the right man, Tali. It's too early for that. Nangigigil na singhal ni Ryza. Magkaedad lang si Tali at Ryza, ngunit mas matured kung mag-isip si Ryza dahil bata pa lang ay ulila na ito sa magulang at ang tanging lolo niya lamang ang nagpalaki sa kanya. Natahimik naman si Tali na tila ay iniisip ang sinabi ng kaibigan. Look, Tali, hindi kita sinesermonan, okay? Ayaw lang kitang masaktan. You're more than a sister to me at kapag magsishare ka sa akin about nonsense heartbreaks, I don't think deserve mong masaktan. I don't think deserve nilang mga luha mo. You're so precious, Tali. And I know balang araw, makikilala mo rin ang tamang tao para sa'yo. There's no need to rush, okay? Payo naman ni Ryza habang nakatingin sa mga mata ni Tali. Napahagulhol naman si Tali. Hey! Niyakap naman ito ni Ryza at hinagod-hagod ang likod. I just miss my mom. At patuloy na umiiyak si Tali. Thank you, Ryza. Thank you for being my best friend. Sambit ni Tali. Feel better now? Tanong ni Ryza kay Tali. A bit. Ngumiti naman ang bahagya si Tali. Wanna have some drinks? Nakangiti naman yaya ni Ryza. Bigla namang umiti si Tali at agad-agad na tumayo. Let's go. Tugon ni Tali na abot hanggang langit ang ngiti. Ngunit biglang natigilan si Tali. Oh, bakit? Pagtataka naman ni Ryza. How about Dad? Pag-aalala naman ni Tali dahil alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang ama. Ano ka ba? Tito Carlos, trust me. Akong bahala. Sambit naman ni Ryza na may pagkindat pa kay Tali. Mabilis naman na nag-ayos ang dalawa at nagpunta na ng bar na madalas na lang tambayan. Hi, Lloyd! Bati ni Ryza sa bartender. Hey! The hottest in the club are here. Sambit naman ni Lloyd. Nambola ka pa? Natatawa namang sambit ni Ryza. Uy, hindi bola yun ah. Angal naman ni Lloyd. Anong drinks din you, ladies? Tanong pa nito. Give us 2 glasses of Long Island tea and 4 shots of tequila. Sambit ni Ryza. Ooh, 2 glasses of Long Island tea and 4 shots of tequila coming up. Masigla naman ang sambit ni Lloyd. Nanatiling tahimik si Tali. Hey, cheer up. We have to enjoy here. Not that grumpy face. Sabi tuloy ni Ryza. Here are your drinks, sexy ladies. Broken ka ba, Tali? Biglang tanong pa ni Lloyd. Nagtaka naman si Tali kung bakit ganito ang katanungan ng bartender, gayong hindi pa naman siya nagkukwento dito. How can you say that? Nakakunot naman ng noon ni Tali na nagtanong kay Lloyd. Napakunot din ang noon ni Lloyd dahil parang nararamdaman niyang walang alam si Tali sa gusto niya pang sabihin. I think I have something to do inside. Nagpalusot na lang si Lloyd na akmang papasok sa loob. Lloyd! Singhal ni Tali. Napakagatlabi naman si Lloyd at kinabahan dahil hindi niya alam kung paano sasabihin kay Tali ang nais niyang ipaalam dito. Saktong harap niya kay Ryza at Tali ay biglang dating naman ng dalawang taong nakapagpawintang sa laman-laman ni Tali. Si Eric. At may kasama itong babae. Parang nag-slow motion ang paligid ni Tali. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. At halos hindi alam kung paano magsasalita na walang boses na lalabas sa kanyang bibig. Natauhan na lamang siya nang marinig niyang boses ng kaibigan si Ryza. Tali! Makailang beses ulit na tinawag siya ni Ryza. Ha? Ang tanging tugon ni Tali dahil nanginginig ang buong katawan niya na makita ang taong pinakamamahal niya na may kasamang ibang babae. Hindi naman makatingin si Lloyd ng husay kay Tali dahil naiipit siya sa sitwasyon. Halos ilang araw din kasi hindi pumupunta si Tali sa bar. Pero madalas pala si Eric dito at iba na ang kasama. Tumayo si Tali at hinablot ang braso ni Eric na nakapulupot sa kamay ng kasama nitong babae. What's the meaning of this? Galit na galit na tanong ni Tali. Nagulat naman si Eric na makita ang nasa harapan niya si Tali. Babe, who is she? Tanong ng kasamang babae ni Eric.
Nagpanting ang punong tenga ni Tali nang marinig ang sinabi ng babae. Say it again? Babe? Nangigigil na si Tali kaya naman tumayo na si Ryza. Tali, what's going on? Pumagitna na si Ryza. Ngumisi si Tali. Oo nga pala, Ryza. I want you to meet my boyfriend, Eric. Nakataas ang kilay ni Tali na mapang-asar ang mga ngiti. Oh, I see, babe. So siya pala yung naging pastime mo nung last 6 months na nasa Dubai ako. Eric told me a lot of things about you. And I understand kung bakit siya naghanap ng namalilibangan. And now that I'm here, I don't think Eric still needs you. We're getting married anyway. Eric is not just my boyfriend anymore. He's my fiancé. Nakangising sambit ng babaeng kasama ni Eric. Sabay inilapat pa ang kamay na nakasuot ang singsing na may malaking bato. Kumikinang-kinang ang bato ng singsing nito kaya naman agaw pansin kay Tali. Nangingilid ang mga luha niya. Eric, sabihin mong nagsisinungaling siya. Malumanay na tanong ni Tali. Hindi naman makatingin si Eric sa mga mata ni Tali. Umiiwas ito. Napatawa pa si Tali. Kaya pala ayaw mong makilala si Daddy. Kaya pala ang cold. Ang cold-cold mo. At hindi mo sinasagot ang mga calls ko. Akala ko totoo ka. Akala ko iba ka sa kanila. Halos hindi na makapagsalita si Tali dahil hindi na napigilan ang kanyang mga luha na bumuhos mula sa kanyang mga mata. I'm sorry, Tali. Ang tanging nasambit na lang ni Eric at umalis na kasama ang fiancé niya. Nakakumusta naman ang kamay ni Tali at hindi na napigilan ang sarili. Eric! Tawag dito. Tumigil naman si Eric sa paglalakad at nilingon si Tali at hindi niya na naiwasan ang binigay na malakas sa sampal ni Tali. Gulat na gulat si Eric at ang fiancé niya sa ginawa ni Tali. Ganon din si Ryza at Lloyd. Mabuti na lamang at busy ang ibang tao sa kanika nilang mga group of friends. How dare you to do that to my fiancé? Naiinis na ang fiancé ni Eric. Mabilis naman na lumapit si Ryza. How dare you too? Sambit nito. You deserve that. Sambit ni Tali kay Eric, sabay talikod nito at bumalik na sa kinaupuan. Umiling na lang si Eric at niyaya nang lumabas ang fiancé. Tanaw pa ni Tali ang paglabas ng dating nobyo sa pinto at saksing-saksi niya kung paano nito akbayan ng fiancé sa kung paano siyang akbayan nito noon. Nang makita ang sumakay na ito ng kotse at nawala na sa kanyang paningin, ay bigla na lang napahagulhol si Tali. Si Ryza naman ay walang magawa para sa best friend niya kung hindi ang damayan at yakapin si Tali para kahit papaano ay gumaan ang dibdib nito. Okay lang yan, Tali. This is not the first time, okay? Sambit ni Ryza. It's not okay, Ryza. Sobrang sakit. Iyak ng iyak si Tali na tila isang bata na inagawa ng ice cream. Okay lang yan, Tali. Marami pa namang iba dyan eh. Singit naman ni Lloyd. Shut up! Sabay na singhal naman ni Tali at Ryza. Inenjoy na lamang ni Ryza ang gabi at nagpakalasing sila. Pero, dala pa rin naman niya ang sarili dahil sa takot na malaman ng daddy niya ang kanyang ginagawa. Akala niya ay okay na siya ngunit pag-uwi niya at mag-isa na siya, ay naiisip na naman niya ang nangyari. Ang kung paano niya nakita ang taong inakala niyang magiging asawa niya na at ang fiancé nito na magkasama. Palaging umiiyak si Tali, araw-araw at gabi-gabi. Wala siyang gana sa lahat ng bagay. Halos mag-iisang linggo niya nang pinipilit ang sariling makalimot, ngunit sadyang napakahira para sa kanya dahil sobra talaga siyang na-attached kay Eric. Kumain ka na ba? Tanong ni Ryza habang magka-FaceTime video call sila ni Tali. Wala pa rin akong gana. Tugon naman ni Tali. You have to eat, Tali, okay? Tama na yung pagka-OA mo. Sermon naman ni Ryza. At dahil wala pa rin sa mood si Tali, ay pinataya na naman niya ng telepono ang kaibigan. What is happening with you, Tali? Maging ang daddy niya ay nagtataka na sa ikinikilos na Tali.
Don't you like the food na niluluto ng chef natin? If you want, we can hire a new one. Pagsuyo sa kanya ng ama. No, Dad, I'm okay. Tipid ang mga ngiti ni Tali. Sa bawat araw na makikita ni Tali ang lugar at bagay na nakakapagpapaalala kay Eric, ay mas lalo siyang nahihirapan. Nakikita na lamang niya ang kanyang sarili na umiiyak at napapahagulhol. Isang gabi ay wala si Don Carlos, kaya naman naisipan ni Tali na mag-bar kahit na mag-isa. Niyaya naman niya si Ryza, ngunit masama naman daw ang pakiramdam. Please stop chasing, man. Let them chase you. Take care, okay? Love ya. Napangiti naman si Tali sa message ng kaibigan si Ryza. Crazy. Natatuwang sambit naman ni Tali sa kanyang sarili. Pagpasok pa lang ng entrance ay may nakabangga si Tali na isang matangkad na lalaki. Ouch! Napaupo si Tali sa sobrang lakas ng impact ng pagkakatama ng kanilang mga balikat. Amoy na amoy niya ang lalaking-lalaking pabango ng taong nakatanggil sa kanya. May lalaking lumapit sa kanya at tinulungan siya nitong tumayo. Ngunit hindi ito ang lalaking nakabangga niya dahil ibang pabangong gamit nito. Are you alright, miss? Tanong nito. Mukha ba ako okay? Mataray na sagot ni Tali. Napatawa naman ang lalaki na tumulong sa kanya. Oh, wait, miss. Don't get mad at me. Hindi naman ako nakabangga sa'yo, okay? Nagmamadali kasi yung guy na nakabangga sa'yo eh. Why don't you just thank me at tinulungan kita makatayo dyan? Samit ng lalaking tumulong kay Tali. Okay, fine. Thank you. Sabay irap ni Tali at pumasok na sa loob. Napailing na lang ang lalaki at napangisi sa ginawa ni Tali. Saglit pa ay dumating ng kaibigan nito. Hey bro, where have you been? Kawawa naman yung nasagi mo kanina. Sabit ng lalaki. She's stupid. Eh, parang-harang siya eh. Sabit ng kaibiging lalaki. Dave. Sabit ni Melvin. Ito pala ang lalaking tumulong kay Tali at si Dave naman ang nakadanggil sa balikat niya. You're so rude. Tara na nga. Natatawang inakbayan ni Melvin si Dave at pumasok na rin sa loob ng bar. Napapayag din ni Melvin sa wakas si Dave na sumama sa kanila. Naiisip din kasi ni Dave na kahit papaano ay mag-release ng stress. Hindi niya kasi alam ang gagawin sa mga taong nagpakulong at nasampahan niya ng kaso dahil sa ginawang kabalbalan sa kanyang company. Gusto ni Dave na kahit isang gabi lang ay mag-enjoy at makalimot. Gaya ni Tali, nais lamang din na makalimot at maging masaya kahit sa panandaliang sandali. Lumipas ang ilang oras na nag-enjoy ang grupo ni Dave sa bar. At ganun din si Tali na kahit solo lang sa pag-shot dahil na-enjoy naman niya ang company ng kaibigan si Lloyd. Loko! Sambit ni Tali sa joke na Lloyd. Oh, bakit? Di ba natawa ka naman sa joke ko? Huwag mo sabihin corny. Sambit pa ni Lloyd. Habang tumatawa si Tali ay hindi naman niya napapansin ang malamlam na titig sa kanya ni Dave. Uy, pare! Baka matunaw na yung tinititigan mo. Biro pa ni Melvin. Sabay tanaw sa direksyon ng mga mata ni Dave. Seriously? Natatawa si Melvin. Humarang si Melvin sa tinatanaw ni Dave. Don't dare, pare. Sabit naman ni Melvin. Natauhan naman si Dave at bumalay ang mga tingin sa kaibigan na nakaharang sa direksyon ni Tali. Bakit ba? Do you know her? Tanong ni Dave. I can give you a girl, pare, if you really want, pero I'm telling you, wag siya. Nakangising tugon ni Melvin. And why not? Tanong muli ni Dave. Why not? Eh napakataray niyan. Alam mo bang siya yung nabangga mo kanina? Tinulungan ko na nga, siya pang gali. Akala mo pa sanang mundo. Mabuti na lang maganda siya. Natatawang sambit ni Melvin. Sa mga narinig ni Dave ay parang na-challenge siya. Mas lalo siyang nagkaroon ng interes kay Tali. Dala na rin ang nainom ay naglakas ng loob si Dave na lumapit sa dalaga. I want her tonight. Biglang tumayo si Dave at binagtas ang daan papunta kay Tali na busy sa pakikipagtawanan kay Lloyd. Natawa naman si Melvin at pinagmasdan na lamang si Dave. Hinayaan na lamang niyang kaibigan dahil ngayon lamang ito nakatipo ng babae. Hindi kailanman nagkagusto si Dave ng babae
dahil pihikan nito at nakafocus lamang palagi sa kanyang kumpanya. Natutuwa naman si Melvin dahil kahit papaano ay makakapaglibang na ang kanyang best friend. Hi! Bati ni Dave kay Tali. Palapit pa lang si Dave ay amoy na ni Tali ang pabangong ito. Ang amoy ng pabango na hindi niya malilimutan dahil sa pagkakatumba niya. Aawayin sana ni Tali ang nagmamayari ng amoy na yon, ngunit pagharap niya ay para siyang sinampal ng mga puso. Umiral na naman ang pagiging marupok ni Tali pagkaharap sa mga lalaki. Lalo pa at napakagwapo naman talaga ni Dave. Brown ang kulay ng mga mata, matangkad at may matipunong katawan. Fair ang kulay ng balat at naka-side part fade ang style ng buhok. Parang natutulala si Tali na magtama ang kanilang mga mata at ganun din si Dave. Binalot sila ng katahimikan kahit sobrang ingay sa bar. What's your drinks, bro? Binasag naman ni Lloyd ang katahimikan ng dalawa. Give me one glass of whiskey, please. Natauhan naman si Dave at sumagot kay Lloyd. Ngunit ang mga titig ay hindi nawawala sa mga mata ni Tali. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganito na lang ang impact sa kanya ng dalaga. Kung dalalang ba ng alak sa kanyang katawan o talagang may something kay Tali na nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso. Hi, I'm Tali. Tali Ferrer. Malagkit ang mga tingin ni Tali kay Dave habang nagpapakilala at hinahayag ang kamay para makipag-shake hands sa binata. Lalo namang na-attract si Tali kay Dave dahil sa pabango nito na saglit pa ay naalala naman niya ang ginawa nitong pagdanggil sa balikat niya. Inirapan ni Tali si Dave at minusuan. It's Dave. Dave Davila. Pagpapakilala naman ni Dave at pwersang hinawakan ng kamay ni Tali para i-shake hands. Dahil medyo nakainom na si Tali ay ngiti na lamang ang isinagot niya kay Dave. Nag-inuman sila at enjoy ang buong gabi. Sumayaw, sumigaw at nagtatatalon sa sobrang saya. Hindi na maramdaman ni Tali ang dinadalang kalungkutan dahil nalilibang siya sa company ni Dave. Ganon din naman si Dave. Masaya siyang kasama si Tali. Na kahit sila na lamang ang halos matira sa bar dahil nagsiuwian ng mga kaibigan niya, hanggang sa sobrang lasing na si Tali at kailangan niya ng akayin para makatayo. Kaya naman wala nang ibang choice si Dave kung hindi ang buhati ng dalaga at dalhin sa kanyang sasakyan upang mahulasan kahit konti. May wisyo pa naman si Dave at kaya pa naman niyang maglakad at buhatin si Tali. Pagkasakay nila sa sasakyan ay na-out of balance si Dave kaya naman napasubsob ng bahagya ang kanyang mukha sa mukha ni Tali. Konti na lamang ay magdidikit na ang kanilang mga labi. Sa pagkakalapit ng kanilang mga mukha ay may bumuhay sa diwa ni Dave. May bumuhay sa kanyang pagkalalaki. Tila ay tinatawag siya ng malalambot na mga labi ni Tali. Sinusubukan niyang pigilan ang kanyang sarili ngunit gumalaw si Tali at nagmulat ng bahagya ang mga mata. Nagulat na lamang si Dave nang biglang hinigit ni Tali ang kanyang batok at naglapat ang kanilang mga labi. Tumayo naman ang mga balahibo ni Dave sa katawan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim siya ng halik. Ganito palang pakiramdam. Parang may iba pa siyang gustong gawin. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na sumasabay sa bawat halik ni Tali. Kusang gumagalaw ang kanyang mga kamay patungo sa maselang parte ng dalaga. At saglit pa, ay natigilan siya. Dave wanted more. Kaya naman dali-dali siyang nag-drive at nagpa siyang iuwi si Tali. Hindi rin naman niya kasi alam kung saan ihahatid si Tali at kung saan ito nakatira. Pagdating pa lang sa bahay, kumapit na si Tali sa leeg ni Dave at hindi na siya tinigilan nito sa paghalik. Lalong nanggigil si Dave at sinabayan ang mga halik ni Tali. Hindi na sila nakaakyat ng kwarto at doon na inabot ng bugso ng damdamin sa may salas. Dave kissed her back with his tongue exploring every corner of Tali's mouth. Nanggigigil si Dave na tila'y sabik na sabik. Tali's putting her small warm hand at the back of his neck, lifting her lips to his. They kissed first lightly, then more urgently, his tongue in her mouth. Her hips tilted against his, her whole body sending a message that was undeniable. Naramdaman ni Dave ang pagtulak sa kanya ni Tali sa may sofa. Please don't stop, Tali whispered. And then Dave couldn't hold back any longer.
Tally? Dave gasped as Tally put her lips against his ear, whispering his name over and over like a chant, or a song, or a prayer. Kinabukasan ay ginising si Dave ng maliwanag na sikat ng araw mula sa bintana. Saka pa siya natauhan nang sa salas pala siya nakatulog. Napabalikwa siya at naalala ang nangyari. Tumingin-tingin siya sa paligid at sinubukang hanapin ang gamit ni Tally. Ngunit wala nang bakas nito. Napabuntong hininga si Dave. Maya-maya pa ay tumawag na sa kanya. It's Melvin. Hello, pare, sabi ni Dave. Ano, pare, papasok ka ba? Tanong ni Melvin sa kabilang linya na parang may pang-aasar ang tono. Enough ni Dave ang tawag at nag-prepare na para pumasok ng opisina. Bet you had the best time of your life last night, bro. Salubong ni Melvin kay Dave. Hindi naman nagsasalita si Dave at nanatiling tahimik. Pagkaupo sa kanyang working table ay nagbukas ng mail si Dave at pumirma ng ilang mga documents. Saglit pa ay sumandal si Dave sa kanyang upuan at hindi mapakali. Kagat ang kanyang hindalaki at nakatulala sa hangin. Hey! Ginulat naman siya ni Melvin. May aftershocks ka pa ba? Pang-aasar nito. Umirap naman si Dave. It's okay bro, normal lang yan. Lalo na kung first time. Nakangisi si Melvin. Nandisik naman ang mga tingin ni Dave sa kaibigan. Come on bro, huwag kang pabebe dyan. You can always have the second time around. Hindi yayain mo ulit lumabas yung girl na nakasama mo kagabi. Suggestion ni Melvin. How can I do that kung nag-run away siya? I don't even know her. Her name was the only information I got. Sambit naman ni Dave. Phone numbers? Address? Tanong pang muli ni Melvin. Umiling naman si Dave. Nag-isip naman si Melvin. Alam mo pare, mabilis lang yan. Tell me what's her full name? Sambit ni Melvin habang binubuksan ang kanyang laptop. What's her name again? Tanong ni Melvin. Tally? Tally Ferrer. Tugon naman ni Dave na nakatitig pa rin sa kawalan. Hindi niya maalis sa isip niya ang pangyayari ng gabing yon. Ang bawat hawak at haplos ni Tally ay nakikita at nararamdaman ni Dave kapag siya ay pumipikit. Ang bawat titig at pag-ungol ni Tally ay hindi niya malimutan. Pare! Dave! Paulit-ulit na tawag ni Melvin. Nagulat naman si Dave at napangisi naman si Melvin. Here's the lucky girl. Sambit ni Melvin, sabay ipinakita kay Dave ang information ni Tally. She's a billionaire's daughter, bro. I think mahihirapan ka dyan. Seryosong sambit ni Melvin. Tinitigan naman ni Dave ang profile ni Tally habang nag-iisip ng isang plano. Nag-hire si Dave ng isang private investigator para mas malaman niya kung paano ang una niyang gagawing hakbang para makapasok sa buhay ni Tally. Nais niyang malaman ang bawat detalye ng buhay ni Tally dahil hindi sasapat ang information na galing lamang sa online profile nito. Dito na pag-alaman ni Dave na mahigpit ang ama ni Tally at ang tanging paraan upang mapalapit siya sa dalaga ay magpanggap siyang hardinero. Base sa information ng kanyang detective ay nangangailangan sila ng hardinero sa maliit na hardin na si Tally ang nagpagawa upang malibang. Wait, do you have protection? Tanong ni Dave kay Tally. Napatawa naman si Tally. Are you clean? Tanong ni Tally. Of course. Tugon naman ni Dave. Paulit-ulit sa isipan ni Tally ang bawat pangyayari sa kanila ni Dave noong gabing yon. Napapapikit na lamang si Tally sa tuwing naiisip niya ang pagiging ignorante ni Dave ng mga sandaling yon. Virgin pa ba siya? Tanong ni Tally sa kanyang sarili. Ano na nga bang name niya? Nag-iisip si Tally dahil hindi niya talaga matandaan ang pangalan ni Dave dahil sa kalasingan. Ah! Naiinis na lamang bigla si Tally. Bakit may iniisip pa kita? Eh pare-pareho lang naman kayong mga lalaki na. Sex lang naman ang habol sa aming mga babae. Biglang humiga si Tally at nakatingin sa kisame. Are you sure about this, pare? Tanong ni Melvin kay Dave. Buo na ang desisyon ko, pare. Basta, ikaw na munang bahala dito, okay?
Tugon naman ni Dave habang busy sa pagkabit ng mga prosthetic sa kanyang mukha. Ito ang nabuong plano ni Dave, ang mapanggap na mahirap at mag-apply bilang hardenero sa mansyon ng mga Ferrer. Pagka-apply ay natanggap din kaagad si Dave. Maraming alam si Dave sa mga landscape dahil na rin sa connected ito sa kanyang negosyo. Basta ayusin mo ang patas sa mga halaman palagi ha. Araw-araw na punta dito ang mag-amo lalo na si Ma'am Tali, madalas yung dito. Kaya ayusin mo ang trabaho mo ha. Bili ng mayordomo kay Dave. Sige po sir, tugon ni Dave. Nang araw ding yon ay nagsimula na si Dave sa trabaho. At habang nag-aayos na siya ng mga bagong punlang halaman, ay hindi niya akalain na makikita niya kaagad ang kanyang pakay doon. Good morning, ma'am, bati ni Dave. Nagulat si Dave dahil hindi siya pinansin ng dalaga. Suplada pala ito sa totoong buhay at malditang tingnan. Ang buong akala ni Dave ay mabait si Tali at approachable. Ngunit napakalayo pala sa kanyang akala. What's this? Tanong ni Tali dahil hindi niya nagustuhan ang patas ng mga halamang nasa paso. Nilingon niya sa wakas si Dave. Natulala naman si Dave sa kagandahang taglay ni Tali. Halos hindi siya makagalaw at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkagusto siya sa babae at ang tingin niya kay Tali ay isang diyosa. Are you the new gardener? Maarteng tanong pa ni Tali. Nanatiling tahimik na lamang si Dave at tila nasa ilalim ng mahika na nakatitig kay Tali. Hey! Pumalakpak si Tali sa harapan ni Dave para matauhan ito. Ha? Yes po! Gulat na gulat na tugon naman ni Dave. Umirap naman si Tali. What's your name? Tanong ni Tali. Dave po. Tugon naman ni Dave na napakagatlabi dahil hindi niya sana sasabihin ang kanyang tunay na pangalan sa pag-aalalang matatandaan ito ni Tali. Dave? Nakakunot ang noon ni Tali at tinitigan si Dave. Pagkatapos ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa ni Tali. Paano pamilyar sa akin ang pangalan na yun? Sambit ni Tali sa kanyang isipan. Kinabahan naman si Dave. Bakit po, ma'am? Tanong ni Tali. Does it matter? Masababang tingnan ka? Mataray na sambit ni Tali. Napayuko naman si Dave. Hindi niya akalain na ganito palang ugali ni Tali. Ganito palang pakiramdam kapag tinatarayan at sinisinghalan niya ang kanyang mga tauhan. Please fix this. Itinuro ni Tali ang mga halaman na ipinapaayos niya kay Dave at umalis na. Naiwan namang nag-iisip si Dave. Parang gusto niya nang sumuko ngunit naisip niyang pagsubok lamang ito at naniniwala siyang makukuha din niya ang loob ni Tali. Nagtsaga si Dave sa hardin na manarabaho. Magawa lang niya ang planong mapalapit kay Tali. Niminsan ay hindi pa niya nakakasama ng matagal ang ama ni Tali na si Don Carlo dahil madalas naman itong busy. Sumisilip lamang si Don Carlo sa hardin tuwing umaga ngunit mabilis na mabilis lamang. Kahit madalas sa singalan siya ng dalaga ay okay lang sa kanya. Nagagawa niyang tiisin ang lahat ng pagtataray ni Tali dahil ang importante kay Dave ay nakikita at nakakasama niya ang dalaga. Lumipas ang halos isang buwan ay naisurvive naman ni Dave ang paninilbihan bilang hardenero. Hanggang isang araw, Dave! Sigaw ni Tali. Nagulat naman si Dave sa pagtawag ni Tali. Ma'am? Tanong ni Dave. Pangit ka na nga, bobo ka pa. I told you many times na huwag mong ipatas yung mga halaman na sulok na yun, diba? Pero hindi ka pa rin nakinig. Look what you've done, Dave. Umulan at nalunod ang mga halaman ko. Alam mo ba kung magkano'ng nagastos ka dyan? From Japan ko pa in-order yan. Galit na galit si Tali. Nagulat at nasaktan si Dave sa sunod-sunod na sinabi ni Tali. Tali! Biglang dumating si Don Carlos. Umirap naman si Tali kay Dave. What's happening here? Mataas ang tono ng boses ni Don Carlos. Tingnan mo ang ginawa niya dati! Naiinis pang sumbong ni Tali. Napailing naman si Don Carlos sa itinuro ni Tali. Iha, I believe they can fix this. Hindi mo kailangang sumigaw ng sumigaw pa sa mga tao. Sinubukan ni Don Carlos na kapakalmahin si Tali. I don't know, Dad. Inirapan ni Tali si Dave at nagdabog ng paalis. Napabuntong hininga na lang si Don Carlos. I'm sorry about her behavior, iho.
She's not like that before. Hindi ko nga alam kung bakit bigla siya nagbago. Humingi naman ng pasensya si Don Carlos. Mabuti na lang at dumating ito. Hindi naman nagsasalita si Dave dahil hindi pa siya makamove on sa mga sinabi ni Tali. Hindi niya deserve na masabihan ng ganoong mga salita. Kung pwede nga lang niyang patulan si Tali, ginawa niya na. Ngunit nagtimpi lang si Dave dahil nare-respeto niya si Don Carlos as senior billionaire niya sa larangan ng negosyo at mga naglalakihang kumpanya sa bansa. What's your name, iho? Tanong ni Don Carlos. Dave po. Tugon naman ni Dave. Oh, it's Dave. Again, I apologize sa ginawa ng anak ko. I won't happen again. Iyaan mo, pagsasabihan ko siya. Sambit ni Don Carlos. Lumuwag naman ang kalooban ni Dave sa paghingi ng pasensya ni Don Carlos, ngunit ang mga sinabi ni Tali na masasakit na salita ay mananatiling sama ng loob niya. Samantala, nagyayamot pa rin si Tali sa kanyang kwarto. Maging siya ay nagtataka sa kanyang ikinikilos lately at ang ikinapangamba ni Tali ay hindi pa siya dinadatnan simula nang may nangyari sa kanila ng taong hindi niya na maalala ang pangalan, ngunit tandang-tanda niya ang mukha. Nanonood si Tali ng mga videos online about premarital sex at doon siya naliwanagan na may posibilidad niya na magdalang tao ang isang babae, lalo pat walang gamit na proteksyon. Nakaramdam ng kaba si Tali, kaya naman naisipan ni Tali na bumili ng pregnancy test upang masagot ang kanyang mga agam-agam. Laking gulat ni Tali na makita ang resulta ng kanyang pregnancy test. It's positive. Gumapang ang lahat ng takot sa katawan ni Tali. Lahat ng pangamba at pag-aalala. Paano na siya? Paano na ang magiging baby niya? Kung ni Anino nga, nang nakadaupang palad niya, hindi niya alam kung saan hahanapin. At ang pinakapangamba ni Tali, ang kanyang daddy. Paano niya sasabihin sa ama ang tungkol dito? Kinabukasan ay nagpa siya na si Dave na magpaalam. Hinihintay lamang niyang mayordomo o si Don Carlos upang personal na siyang magsabi. Akala niya ay kaya niyang ugali ni Tali, ngunit hindi pala. Dumating na si Don Carlos sa hardin ng hapong din yon, kaya naman natuwa si Dave dahil sa wakas ay makakapagpaalam na siya. Ngunit may mga kasarod ito ng mga tauhan, dala ang ilang sako ng turyan. Hindi tuloy makatsyempo si Dave kung paano magpapaalam na mag-resign na siya. Saglit pa ay tinawag siya ni Don para tumulong sa pagbubuhat ng mga sako ng turyan. Kumuha pa si Don Carlos ng kutsilyo at inaabot yon kay Dave. Please? Pinasuyo ni Don Carlos na magbukas si Dave ng isang turyan. Agad namang ginawa ni Dave yon at pinamahagi ni Don Carlos sa mga tauhan. Let's taste it! Sambit ni Don Carlos. Nagsimula naman silang kumain ng durian na binuksan ni Dave. This is so perfect! Masarap, diba? Sambit pa ni Don Carlos. Opo, sir! Tugon naman ni Dave at ng iba pang mga tauhan. I am planning to make a factory na magiging production ng durian candies. Kesa naman masayang mga bunga ng durian at mabulok lang. What do you think, Dave? Biglang tanong ni Don Carlos kay Dave habang busy sila ng pagkain ng durian. Magandang ideya po yan, Don Carlos. Tugon naman ni Dave. Maya-maya ay dumating na si Tali. What's that smell? Singhal ni Tali nang maamoy niya ang dalang durian ng hardinero si Dave. Masarap to kahit ganitong amoy. Subukan mo. Alok naman ni Dave kay Tali. Ngunit hindi pa nakakalapit ay naduwal na ang dalaga. Napakunot naman ang noo ni Don Carlos. Why are you so overreacting, iha? Paborito mo to, hindi ba? Pagtataka ni Don Carlos dahil tunay naman na bata pa lamang ay paborito na ni Tali ang pagkain ng durian. Hindi naman nakasagot si Tali bagos ay dumuwal ito at hindi napigilang masuka. Tali! Istriktong tawag ni Don Carlos sa pangalan ng anak. Kinabahan naman si Tali sa tawag ng ama dahil alam niya na ang sunod na itatanong nito. Are you pregnant? Diretsong tanong ni Don Carlos sa anak. Takot na takot si Tali sa kanyang ama dahil alam niyang sobrang istrikto talaga nito at ang katanungan tungkol sa kanyang pagdadalang tao ay hindi niya alam kung paanong aaminin sa ama dahil tunay ang paratang nito. Tali, I'm asking you. Mataas ng boses si Don Carlos. I've been wondering those past few days sa mga strange na kilos and attitude mo. You're not like that before. What's happening to you?
Galit na tanong ni Don Carlos. Nanlaki naman ang mga mata ni Dave. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. May posibilidad nga na nagdadalang tao si Tali at ang tanging sagot nito ang hinihintay ni Dave. Isang oo lang ay alam na ni Dave at sigurado siya sa kanyang sarili. Siya ang ama ng dinadala nito. Tali? Singhal muli ni Don Carlos. Sa takot ni Tali ay bigla itong tumakbo palayo. Diretso sa sasakyan at walang paapaalam na umalis ang mansyon. Galit na galit si Don Carlos at napabuntong hininga na lamang sa response si Tali. Wala mang salitang oo ay alam niya na ang sagot ng anak. Kumpirmado. Nagdadalang tao si Tali. Umalis si Don Carlos at naiwang nakatulala sa hangin si Dave. Hindi na muna pumasok si Dave ng sumunod na araw dahil blanco pa rin ang utak niya sa natuklasang pagdadalang tao ni Tali. She's pregnant? Gulat na gulat na tanong ni Melvin kay Dave. Hindi naman nakapagsalita si Dave at nanatiling nakatulala sa hangin habang kagat ang kanyang hindilaki. So what's your plan now? How do you feel? Tanong muli ni Melvin. I don't know, pare. I'm speechless. I wanna scream. I want the world to know na daddy na ako, pero paano ko gagawin yun? Kung yung mismong ina ng magiging baby ko, tumatakbo palayo. Napayuko si Dave habang nagsasalita. Hindi ba mag-resign ka na? Tanong pa ni Melvin. Sa tingin mo ba magagawa ko pa yun ngayon? I wanna take care of my baby kahit pa sa paraan na hindi alam ni Tali. Kahit magtiis na lang ako sa ugali niya, gagawin ko. Basta masubaybayan ko ang kaligtasan nila. Nandito na ako, pare eh. Wala nang atrasan to. Sambit naman ni Dave. Gumising naman si Melvin. Siyempre, counted na rin dun yung paglapit mo sa mommy. Pang-aasar pa ni Melvin. Napatawa naman si Dave. Samantala, sa paglalayas ni Tali ay dumiretso naman ito sa bahay nila Riza. Ikinwento ni Tali ang kanyang sitwasyon sa kaibigan. At tulad ni Don Carlos ay nagalit din ito noong una. Pero dahil kaibigan niya si Tali ay tinanggap pa rin siya ni Riza. Hindi naman natiis si Don Carlos ang anak kaya sinundo niya rin si Tali kalaunan dito. Tali, your dad is here. Sambit ni Riza at kasunod na si Don Carlos. Hindi naman nagsasalita si Tali at nanatiling nakaiku lamang. Iniwan na muna sila ni Riza upang makapag-usap. Tali anak, pagsisimula ni Don Carlos sa magsalita. I know I'm not a perfect dad for you. At minsan wala ako sa tabi mo. Alam ko din na hindi ko malalampasan ang pagmamahal ng mommy mo sa'yo nung nabubuhay pa siya. Pero alam kong alam mo anak kung paano ko ginampanan ang pagiging ama at ina sa'yo. I'm giving my very best para maging magandang future mo. I am strict pero alam mong bumabawi lang ako sa mga bagay na alam kong magiging masaya ka. I just can't imagine na. Biglang napaluha si Don Carlos at napaluha din si Tali. Nahahantok sa ganito. Like I was thinking, anak. Anong pagkukulang ko sa'yo? Saan ako nagkamali? Or should I ask you, may kulang pa ba? Or may mali ba, anak? Patuloy na tumutulo ang mga luha ni Don Carlos. Nanatiling tahimik si Tali at umiiyak. Who's the father? Diretsong tanong ni Don Carlos. Hindi naman makapagsalita si Tali at nakagat na lamang ang mga labi habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Lumapit ng bahagya si Don Carlos at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Tali, I'm here. You can share anything to me. I'm your father. Ayaw ka ba niyang panagutan? Sino siya? I'll file a case at once, basta sabihin mo lang kung sino. Sambit ni Don Carlos na may galit ang tono ng boses. Naalarma naman si Tali sa mga sinabi ng kanyang ama kaya naman napilitan na siyang sabihin ang totoo. I'm sorry, Dad. Napahagulhol si Tali. I'm sorry, Daddy, pero hindi ko po siya kilala. I was drunk that night and it was a mistake na sumama ako sa taong hindi ko naman kilala. Patawarin mo ako, Daddy.
I am so stupid and I disappointed you. Iyak na iyak si Tali. Bumuhos muli ang mga luha ni Don Carlos. Daddy, I'm sorry. Ang tanging nasasamit na lang ni Tali. Saglit pa ay napabuntong hininga si Don Carlos. We will raise that baby no matter what, Tali. I admit that I am so mad. I am so mad, Tali, pero mahal kita. At mahal ko rin na magiging baby mo. I'll be a grandfather and I promise to take care of you and your baby. Hinalikan ni Don Carlos si Tali sa noo at niyakap ng mahigpit. Let's go home? Yaya ni Don Carlos kay Tali na may ngiti sa mga labi. Yes, Dad. Nakangiti namang tugon ni Tali. Umuwi na rin si Tali ng araw ding yon at sumabay na sa kanyang daddy. At sakto ang pumasok na rin sa trabaho si Dave. Nagtama ang kanilang mga mata pagdaan ni Tali at Don Carlos sa hallway. Tanaw kasi ang hardin sa unang pagpasok pa lang ng hallway ng mansyon. Iniwas si Dave ang kanyang mga mata sa tingin ni Tali dahil sa takot na baka irapan siya ng dalaga. Yumuko na lamang si Tali. Nahihiya siya dahil alam na ng lahat ang kanyang pagdadalang tao. At nang gabi yon ay nagpatawag ng meeting si Don Carlos. Ipinaalam niya sa buong mansyon na nagdadalang tao si Tali upang aware ang mga tauhan niya. At para na rin maiwas sa stress si Tali. Dahil naglilihi, ang naiibigang puntahan ni Tali ay ang hardin na alaga ni Dave. Ang gaganda ng mga bulaklak. Tuwang-tuwa si Tali na makita ang namumukadkad na ang magagandang klase ng bulaklak ang kanyang hardin. Lumapit si Dave at inabot kay Tali ang bagong pitas na bulaklak ng Lily. Saan to galing? Nagtaka naman si Tali dahil wala siyang alam na in-order niyang punla ng Lily. Noon nagsisimula pa lang nabuuin ang kanyang hardin. Naalala mo ba, Ma'am Tali, nung nagalit kayo? Naisip ko lang na baguhin ang forma ng landscape ng hardin ninyo. Nilagyan ko ng mini fish pond para mabuhay ang mga lilies, kaya nag-alaga na lang din ako ng mga koi fish. Tugon ni Dave. Natigilan si Tali at naalala ang kanyang mga nasabi kay Dave nung araw na galit siya dito. Napataw pa ng tipid si Tali, tila napapahiya. Sorry ha, sambit pa ni Tali. Bumilis ang tibok ng puso ni Dave. Hindi niya akalain na biglang magbabago ang ihip ng hangin at biglang bumait si Tali. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko din maintindihan kung bakit ang taray-taray ko ng mga oras na yon. Hindi ko sinasadya na pagsalitaan ka ng masasakit, Dave. I was just carried away with my stress and anger. Then I found out na buntis na pala ako. Yumuko si Tali at hinawakan ang kanyang tiyan. Pumalakpak naman ang mga tenga ni Dave sa sinabi ni Tali. Iba kasi kapag sa mismong bibig ni Tali nang kagaling ang balitang yon. Sobrang saya ni Dave na parang nais niyang yakapin si Tali, ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang magsisigaw ng daddy na ako, ngunit sa isip na lamang niya, hinihiyaw ito. Kalimutan na natin yon, Ma'am Tali. Naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagalit. Pero sana, napasaya ko po kayo sa ginawa ko. Sambit ni Dave. Oh, oo naman, sobra. Abot hanggang langit ang mga ngiti ni Tali habang pinagmamasa ng mini fish pond na ginawa ni Dave. Kung okay lang, pwedeng magtanong? Nilakasan na ni Dave ang kanyang loob para tanungin si Tali. Kung tatanungin mo ang tatay ng baby ko, di ko siya kilala. Nakakatawa, diba? Pero wala eh. Akala ko din sa palapas lang nangyayari yon. Pero sa totoong buhay din pala. Dire-diretso ang sambit ni Tali. Ah, hindi naman yan yung itatanong ko pero sige. Didiretsohin na natin. Natatawang sambit naman ni Dave. Wala ka bang balak na ipahanap siya? Sigurado ako matutuwa siya kapag nalaman niyang magiging tatay na siya. Diretso ang sambit ni Dave. Natigilan naman si Tali at napatitik kay Dave. Saglit pa ay nagsalita ito. Paano ka nakakasigurado? Parang kilalang-kilala mo naman yung tatay ng baby ko ah. Parang may alam ka sa buhay ko. Nakakunatang noon ni Tali na nakatitig kay Dave. Nailang naman si Dave at umiwas sa mga tingin ni Tali. Sigurado ako magtatago na yon kapag nalaman niya nagdadalang tao ako.
ganyan naman ang mga lalaki eh. Pag nakuha ng gusto nila, diba, iiwan ka din sa ere. Eh. Kaya much better na lang na huwag niyong malaman kung sino man siya. Papagurin ko pang sarili ko na hanapin yun eh, andyan naman ang daddy ko, diba? Besides, ayoko nang dagdagan pa yung stress niya sa akin. If ipahanap man namin yung taong yon, malalaman ni daddy lahat ng kalokohan ko dati. At ayoko nang balikan pa yon. I'm moving forward with my new life now. Paliwanag ni Tali. Natahimik naman si Dave at hindi niya alam kung saan siya papasok sa mga sinabi ni Tali. Parang gusto niya na magtapat ngunit pinangunahan siya ng kabatakot. Sorry ha, ang dami kong sinabi. Ewan ko ba? Pregnancy mood swings siguro to. Natatawang sambit ni Tali. Okay lang yon, Ma'am Tali. Basta kung kailangan mo nang kausap, andito lang ako. Ito lamang ang tanging nasambit ni Dave. Oo nga pala, ano pong pinaglilihian mo? Dagdag na tanong ni Dave. Di ko alam eh. Pero my taste buds for now is more on sweets. Nakangiting tugon ni Tali. Tumangu-tangu naman si Dave. Simula noon ay mas naging close na si Natali at Dave. Araw-araw nang nakatambay si Tali sa hardin at pinagmamasdan si Dave na nag-aayos ng mga halaman. Araw-araw din binibigyan ni Dave ng bulaklak ng lili si Tali. Iniipon naman ito ni Tali at inilalagay sa isang vase kaya naman maganda palagi ang kanyang gising sa umaga kapag nalalanghap niya ang halimuyak ng lili. Si Dave na din ang palaging nagdadala o bumibili ng mga pagkain na gusto ni Tali. Kung minsan ay magtataka na nga lang si Tali dahil bongga kung magbigay si Dave. Ultimo mamahalin pagkain na cravings niya ay nagagawa ng paraan ni Dave. Lumipas ang ilan pang mga buwan ay mas naging malapit pa sa isa't isa si Natali at Dave. Para sa'yo, iniabot ang isang kahon kay Tali. What's this? Natatawang tanong naman ni Tali kay Dave. Eh di buksan mo. Nakangiti namang tugon ni Dave. Binuksan ni Tali ang kahon at napangiti siya na makita ang laman nito. Banana bread! Sobrang saya ni Tali na makita ang laman ng kahon. Thank you so much! Sa sobrang saya ay napayaka pa si Tali kay Dave. Bumilis naman ang tibok ng dibdib ni Dave at ramdam ni Tali yon. Kaya naman saglit lamang ang mga yakap na yon dahil napahiya si Tali sa pagyayakap niya kay Dave. Oh, hindi ko sinasadya. Sorry, Dave. Sabit pa ni Tali. Sabay umatras ang bahagya palayo kay Dave. Napakamot naman si Dave sa kanyang ulo. Okay lang naman, Ma'am Tali. Nakangiting tugon ni Dave. Ngumiti naman ang tipid si Tali at nagpaalam na kay Dave na babalik na siya sa loob ng mansyon. Tumangu naman si Dave at ngumiti ng bahagya. Paglayo ni Tali at nang matanaw na hindi na ito nakatingin, ay sumuntok sa hangin si Dave. Kilig na kilig sa ginawang pagyakap sa kanya ni Tali. Iba pala talaga kapag nagkagusto sa isang tao. Kakaibang pakiramdam ang nananalaytay sa katawan mo. Ngayon na naiintindihan na ni Dave ang mga magkasindahan na nakikita niya sa daan, maging sa kanyang opisina. Noon kasi, yamot na yamot siya kapag nakakakita ng mga magpartner na sweet sa isa't isa. Bitter ba? Ngayon ay nararamdaman niya na ang mga ito. Masasabi niyang para palang lumulutang sa langit. Pagpasok naman ni Tali ng kanyang kwarto ay tinanaw pa niya si Dave sa hardin at pinagmamasdan pa rin itong gumawa ng kanyang trabaho. Saglit pa ay napansin niya na ang kanyang sarili na nakatulala habang nakatanaw dito. Napaisip si Tali, bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit may pumupuwang sa parte ng puso niya para kay Dave? Hindi si Dave ang tipo ng lalaki na gusto niya. Ngunit sa kabaitan nito at pagiging maasikaso nito ay napapagtanto ni Tali na nahuhulog na siya. May kakaiba siyang nararamdaman nang yakapin niya si Dave na hindi niya maintindihan. Yakap na minsan niya nang naramdaman noon pero hindi niya matiyak at masigurado. Lumipas pa ang ilang buwan ay malaki na ang tiyan ni Tali. Si Don Carlos ang palagi nitong kasama sa tuwing magpapacheck up siya. Ngunit may biglang emergency meeting sa Don Carlos kaya naman walang kasama si Tali. Dave? Tinawag na mayordoma si Dave. Sir? Tugo naman ni Dave. Nakikisuyo sa'yo si Don Carlos, wala kasi siya para samahan si Ma'am Tali sa OB niya. O hindi ka naman daw busy, baka pwede mo naman daw siyang samahan, no? Sambit ang mayordomo. Oo naman, sir. May bakas na mga ngiti sa mga mata ni Dave.
Walang kaalam-alam si Tali na si Dave ang makakasama at magiging driver niya papuntang clinic. Nagulat na lamang si Tali nang bigla itong lumapit at inalalayan siya pasakay ng kotse. Nakabihis ito at nakaporma. Where are you going? Pagtataka ni Tali. Sasamahan ka. Tugon ni Dave habang nakangiti. Napangisi naman si Tali. Alam mo, bumalik ka na sa trabaho mo, Dave. Kaya ko na to. Pagtanggi ni Tali kahit tumatalo naman ang puso niya nang malaman na si Dave ang kasama niya. Pagkaupo pa ni Tali sa loob ng sasakyan ay parang wala namang narinig si Dave at dire-diretso na upo sa driver's seat. Tumingin sa salamin at tinanaw si Tali. Nahuli niyang nakatingin sa kanya si Tali kaya naman kinindatan niya ito. Parang kiniliti naman ang puso ni Tali nang makita niyang kindat na yon. May naaalala siya sa mga mata ni Dave. Hindi niya lang mawari kung sino ito. Kung saan at kailan niya nakita ang kindat na yon. Ganun pa man, masaya si Tali na si Dave ang kasama niya. Wala man ang daddy niya ay alam niyang safe at secured sila ng baby niya. Ngumiti naman ang matamis si Tali bilang pag-response sa kindat ni Dave. Good morning, Mommy Tali! Magiliw na bati ng OB ni Tali. Good morning po, Doc. Tugon naman ni Tali. Nakaupo naman si Dave sa may gilid. Siya po ba ang daddy? Tanong ng OB niya dahil ngayon lang nito nakita si Dave. Nais sumagot ni Dave ng, "Opo, ako po ang daddy." Ngunit hindi niya maaaring sabihin dahil wala siyang susi para sa bibig niyang tikom sa mga ganong klase ng katanungan. Ay, hindi po. Mabilis namang tugon ni Tali. Nasaktan si Dave sa sagot ni Tali ngunit naiintindihan niya dahil ibang katauhan naman talaga ang nakikita sa kanya nito. Hindi si Dave na naka one night stand niya noon kung hindi si Dave na hardinero nila ngayon sa mansyon. Okay, so excited ka na bang malaman ang gender ng baby mo? Tanong ng ubi ni Tali sa kanya. Actually Doc, me and my dad talked about this already. We're having a gender reveal party. Sambit ni Tali. Wow, well that's great. So, if it's okay with you, hiramin muna natin si Kuya para makita niya yung gender ng baby mo and then let him help you para mo-organize yung party. What do you think? Tinutukoy ng ubi ni Tali si Dave. Dave? Tawag ni Tali. Lumingon naman si Dave at lumapit. Is it okay kung masilip mo si baby kung anong gender niya? Hindi ko kasi pwedeng makita eh. Magsiset kasi kami ni Daddy ng gender reveal party, so hindi ko pwedeng malaman right now yung gender niya. Okay lang ba sa'yo? Nahihiyang tanong ni Tali. Habang busy naman ang ubi niya sa pagsiset up ng equipments for the ultrasound. Oo naman, bakit hindi? Abot hanggang tenga ang ngiti ni Dave. Pumalakpak at tumatalon sa sobrang saya ang kanyang puso. Sa wakas ay masisilip niya na ang kanyang baby kahit pasabihing sa monitor na muna. At the same time ay pinagpapawisan si Dave dahil sa kaba. Sobrang excited din siyang malaman ang katauhan ng baby nila ni Tali. Saglit pa ay nahiga na si Tali. Tinutulungan siya ni Dave kaya naman nagdikit ang kanilang muka at nagtama ang kanilang mga mata. Halos 10 segundo din sila nakatitig sa isa't isa. Are you ready, Tali? Biglang tanong ng ubi niya. Natauhan naman si Dave at Tali kaya naman mabilis na humiwalay ng tingin si Dave at pumuesto na ng maayos sa gilid ni Tali. Sinuotan ng blindfold ng OB si Tali at sinimulan ng pag-ultrasound. Napakabilis ng tibok ng puso ni Dave at walang kurap-kurap na nakatitig sa monitor. Pagbungad na pagbungad pa lang ng baby sa kanyang mga mata ay bigla nang pumatak ang mga luha ni Dave. Sobrang saya ng puso niya na makita ang kanyang baby sa loob ng sinapupunan ni Tali. Malikot ang baby at alam niyang sabik na rin itong makita ang mundo. Are you okay, Dave? Tanong ng ubi na napansin na naluluha siya. Opo, Doc. Napahiya naman si Dave at pinunasan kaagad ang kanyang luha. Narinig naman ni Tali ang sinabi ng ubi niya. Kahit gusto niyang siguraduhin kung napapaano si Dave, ay hindi niya magawa. Dahil naka-blindfold pa siya. Kaya naman kinakapa-kapa ni Tali ang gilid ng kanyang hinihigaan at nang maramdaman ang kamay ni Dave ay hinawakan niya ito ng mahigpit. Nagulat naman si Dave sa ginawa ni Tali. Masaya si Dave na hawak ni Tali ang kanyang kamay kaya naman sinulit na lamang niya ito at hinigpitan niya rin ang hawak sa kamay ni Tali. Maya-maya pa ay tinatype na ng OB at itinuro iyon kay Dave.
Sobrang saya at galak ng puso ni Dave nang mabasa ang nakalagay sa monitor. It's a baby girl. Twin girls. Congratulations! Bati ng OB. Maluha-luha namang umiti si Dave. Napakasaya niya dahil kambal ang anak nila ni Tally. Natapos ang ultrasound ni Tally at dumiretso na sila sa sasakyan. Nagugutom ako, Dave. Biglang sabit ni Tally. Ay, nagugutom na ang baby na yan. Biglang hinawakan pa ni Dave ang tiyan ni Tally. Nagulat naman si Tally sa reaksyon ni Dave at maging si Dave ay nagulat din sa kanyang ginawa. Saan mo gustong kumain, Ma'am Tally? Patay mali siya na lang natanong ni Dave. Parang gusto ko mag-samgyupsal today. Sambit naman ni Tally na kunwari ay hindi na lamang pinansin ang ginawa ni Dave. Okay, tugon naman ni Dave. Pagdating nila sa restaurant ay asikasong-asikaso na kaagad ni Dave si Tally. Si Dave ang nag-serve ng samgyup ni Tally para hindi na ito mahirapan pang magbalot-balot ng dahon. Natutuwa naman si Tally sa ginagawa ni Dave na pag-aasikaso. Hindi maipaliwanag ni Tally ang nararamdaman. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na masaya siya kapag kasama niya si Dave. Sana, ikaw na lang ang daddy ng baby ko. Nadala si Tally ng kasiyahang nadarama kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili na magsalita. Natigilan naman si Dave at tinitigan si Tally sa mga mata. Napahiya naman si Tally at umiwas sa mga tingin. Kamusta ka pala kanina? Bakit ka tinanong ni doktora kung okay ka lang? Iniba na lamang ni Tally ang usapan upang matakpan na ang kanyang sinabi. Wala naman. Sobrang natuwa lang ako na makita ko yung baby mo. Nakakatuwa naman pala talaga, no? Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nakikita mo yung baby na nasa loob pa ng tiyan. Hindi malaman ni Dave kung saan susuot ang kanyang paliwanag. Sana nga nakita ko eh. Pero hindi pwede kasi secret lang for the gender reveal. Natatawang sabit naman ni Tally. Bakit? First time mo ba? Tanong ni Tally. Oo naman. Bakit mukha na ba ako may anak? Natatawang tanong ni Dave. Napatawa naman si Tally at muntik na masamid. Oh, dahan-dahan, tawa. Natatawang sambit naman ni Dave sabay abot ng isang basong tubig kay Tally. Uminom naman si Tally at natatawa pa din pagkatapos uminom. Baka masamid ka naman. Natatawa namang sambit ni Dave. Nagtawanan si Tally at Dave agsaglit pa ay nagkatitigan. Walang may gustong magsalita dahil tanging mga mata lamang nila nangungusap. Magbabanyo lang ako. Pagbasag ni Tally sa kanilang katahimikan. Sasamahan kita, sabit ni Dave. No, I'm fine. It's okay. Nakangiting tugon ni Tally. Sige, ingat ka sa sahig ha. Baka madulas ka, bili ni Dave. Ngumiti naman si Tally. Ako naman talagang daddy ng baby mo. Hindi ko pa nga lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo, Tally. Sambit ni Dave sa kanyang isipan. Naging busy na ang mansyon ng mga sumunod na araw dahil sa hinandang gender reveal party ni Don Carlos para kay Tally. Kasama si Dave sa punong abala sa pag-aasikaso ng event dahil sa mga landscape ng garden. Doon kasi gaganapin ang party dahil gusto ni Tally ay presko ang ambiance ang magiging gender reveal niya. At dumating na nga ang araw ng gender reveal. Are you excited? Tanong ni Don Carlos kay Tally habang naghihintay sila ng iba pang mga bisita. Ang magiging ninong at ninang ng baby ni Tally at naroon din na si Ryza ang kanyang lolo. Mga malalapit na kaibigan at mga bigating kasosyo ni Don Carlos sa negosyo. Yes, Daddy, a bit nervous as well. Nakangiting sambit ni Tally. It's okay, Iha. Kahit ano pang maging gender ni baby, ang importante is maging normal and healthy ang baby mo. Sambit ni Don Carlos at hinawakan ang kamay ni Tally. Ngumiti naman si Tally at saglit pa ay naisip niya si Dave. Hinahanap niya ang binata dahil alam niyang alam nito ang gender ng baby niya. At gusto niyang makita ni Dave ang magiging reaksyon niya kapag na-reveal na ang gender na baby nila. Lumingaling nga si Tally. Saglit pa ay napansin niyang may kumakaway-kaway. Si Dave pala. Abot hanggang langit ang ngiti ni Tally na napansin naman ni Don Carlos. Tiningnan niya ang direksyon ng mga mata ni Tally kung saan ito nakatingin. Dave? Sambit ni Don Carlos.
Napatingin naman si Tali sa kanyang ama at napahiya. What's with him, iha? Nagtatakang tanong ni Don Carlos. Alam niyo po kasi yung gender ni baby. Di ba po siya po yung kasama ko sa ubi ko the other day? May tatanong lang sana ako, Dad. Palusot ni Tali. Hindi naman nagsalita si Don Carlos at nagkibit-balikat na lamang. Dad? Natatawa namang singhal ni Tali. What? I didn't say anything. Natatawa ding tugon ni Don Carlos. Saglit pa ay nagsimula ng pinakahihintay ng lahat. Nakatayo sa gitna si Don Carlos at Tali para malaman ang gender ng magiging baby nila. May lobo sa gitna na puputukin gamit ang matulis na bagay na si Tali ang may hawak. In the count of 5, 4, 3, 2, 1. Sabay-sabay na sabi ng mga bisita. Naputok na ang lobo at sumabog ang kulay pink na powder. Nagsigawan ang mga ito, and it's a baby girl! Twin baby girls! Tuwang-tuwa si Don Carlos at ganun din si Tali. Masayang-masaya din si Dave na masaksihan kung gaano kasaya si Tali. Nais niyang yakapin si Tali, ngunit tama na munang hanggang sa tingin na lang siya sa ngayon. Congrats! Sambit ni Dave kay Tali nang matsyempohan niya na itong mag-isa. Hey, kanina pa kita hinahanap. Kumain ka na ba? Tanong ni Tali. Oo naman, papahuli pa ba ako sa pagkain? Biro ni Dave. Natawa naman si Tali. Twin baby girls, Dave. No wonder ang takaw-takaw ko. Kinikilig pang sambit ni Tali. Masaya ka ba? Nakangiting tanong ni Dave. Hindi ba halata? Sobrang saya ko, Dave. And I'm so excited na makita sila. Sambit si Tali habang hawak ang kanyang mabilog na tiyan. Tali, paano kung biglang dumating yung daddy nila ngayon? Biglang tanong ni Dave. Nais niya nang magtapat. Hindi na kaya ng kanyang dibdib na maglihim pa. Ayaw ni Dave na sayangin ang bawat sandali na hindi niya napaparamdam kay Tali kung gaano rin siyang kasaya sa pregnancy journey ni Tali. What do you mean? Nakakunot ng noon na tanong ni Tali. May ipagtatapat sana ako sa'yo, Tali. Sasabihin na ni Dave ang totoo, ngunit Tali! Biglang dumating si Ryza. Hey! Nabaling ang atensyon ni Tali sa best friend niya. Umatras si Dave ng bahagya. Nagkwentuhan si Tali at Ryza hanggang sa out of place na si Dave. I'm so excited to meet the twins! Excited na sabit ni Ryza. Saglit pa ay naalala ni Tali si Dave. Wait, I want you to meet. Paglingon ni Tali sa kanyang likuran ay wala na si Dave. What? Tanong naman ni Ryza na hindi narinig ang sinabi ni Tali. Nothing. Umiling na lang si Tali. Hanggang sa natapos ang party ay hindi na nagpakita si Dave. Nagpa siya na kasi itong umuwi na dahil kating-kating na siya sa kanyang prosthetic sa mukha. Kinabukasan ay pinuntahan ni Tali si Dave sa hardin. Hi! Bati nito kay Dave. Hi! Nakangiti namang bati ni Dave. What happened to you last night? Tanong ni Tali. Umuwi muna ako kagabi, may emergency lang. Palusot ni Dave. Hindi ka ba stay in dito? Alam ba ni Daddy na umuwi ka? Tanong ni Tali na may pagtatakang tono. Hindi na ako nakapagpaalam eh, busy kasi si Don Carlos. Palusot pa ni Dave. Natahimik naman si Tali. Di ba may sasabihin ka kagabi? Ano ba yun? Muli naman tanong ni Tali. Ha? Manghihiram sana ako. Oo, manghihiram ako sana ng pera. Wala nang ibang masabing dahilan si Dave. Hindi ito ang tamang pagkakataon para umamin siya. Kailangan pa niyang kumuha ng tiyempo. Hihiram ka ng pera? Magkano bang kailangan mo? Tanong ni Tali na nakakunot ang noo. Okay naman na. Nagawan ko na ng paraan. Muling pagsisinungaling ni Dave. Sure ka? Nag-aalala ang tanong ni Tali. Oo naman. Nakangiting tugon ni Tali. Hinayaan na lamang ni Tali ang katanungan sa kanyang isipan ng mga oras na yon. Bagamat pala isipan sa kanya ang sasabihin ni Dave ay isinantabi na lamang ito ni Tali.
Dumaan pa ang sumunod ng mga buwan na hindi na talaga nagawang umamin ni Dave. Hindi niya na magawang umamin kay Tali at lalong wala siyang lakas ng loob na umamin. Sa tuwing kaharap niya si Tali ay pinanghihinaan na siya ng loob. So, when are you planning to tell her? Tanong ni Melvin nang minsang umuwi si Dave sa kanyang bahay. I don't know, pare. Naduduwag ako. Natatakot ako na baka kapag sinabi ko sa kanyang totoo, eh, lalong mawala sa akin ang mag-ina ko. Tugon ni Dave. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo, pare, hindi mawawala sa'yo sila, Tali? You're making things worse sa pagpapalalim mo ng relasyon ng ordinaryong si David Tali. Tandaan mo, hindi ang tunay mong pagkatao nagpapalapit kay Tali now kung hindi ang pagkatao ni Dave as hardinero nila. Sambit naman ni Melvin. Sa mga sinabi ni Melvin ay parang natatauhan naman si Dave. Kaya naman buo na ang loob niya. Magtatapat na siya kay Tali. Pumasok si Dave ng gabing yon at dahil nangangati siya sa prosthetic na gamit niya ay minabuti na lamang ni Dave na hubarin ito. Nakatulog si Dave na walang kahit na anong suot na maskara. Kinabukasan na hindi inaasahang napadpad si Tali sa quarters ni Dave. Nagluto kasi siya ng almusal at nais niyang dalhan si Dave. Nais niya itong sorpresahin. Kakatok na sana si Tali ng pinto ngunit napansin niya itong bukas. Hindi naman sinasadyang nakalimutan ni Dave na ilock ang pinto nito. Ngunit parang sinadya naman ang pagkakataon na tumuloy si Tali. Nangangamba siyang may nangyaring masama kay Dave. Pagpasok ni Tali ng quarters ni Dave ay bumungad sa mesa ang mga ginagamit itong prosthetics. Ano to? Nagtatakang tanong ni Tali sa kanyang sarili. Naiisip niya ang mukha ni Dave. Sa kanya na-realize na may mga pagkakataon na hindi pantay ang kulay ng balat ng mukha ni Dave sa leeg niya. Kinabahan na si Tali. May nahihinuha siya sa kanyang isipan. Samantala ay bigla namang nagising si Dave at bumangon sa kanyang pagkakahiga. Nagulantang si Tali na makita ang tunay na mukha ni Dave. Ang mukha ng lalaking, naka one night stand niya at ama ng kanyang dinadala ay nasa kanya ngayong harapan. Nanlaki ang mga mata ni Tali. Ikaw? Garal-gal ang boses ni Tali. Sobrang lakas ang kabog ng dibdib ni Dave. Tambad na tambad ang katotohanan. Nasiwalat na ang kanyang lihim at hindi na alam kung paano lulusot. Tali, let me explain. Sinubukan ni Dave na magpaliwanag ngunit pinaltok na sa kanya ni Tali ang prosthetic na hawak nito. Animal, walang hiya ka? I trusted you. I had all the instincts, Dave. Pero mas pinili ko maniwala sa mga sinabi mo. At buong akala ko'y tunay ka. Pinaglaruan mo lang ang damdamin ko. All this time, kasama ko na palang tatay ng anak ko. Galit na singhal ni Tali. Nangingilid ang kanyang mga luha. Sinubukan ni Dave na lumapit kay Tali. Please, listen to me. Sinusubukan pa rin ni Dave na magpaliwanag ngunit umatras na si Tali. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Don't come near me. Tumalikod si Tali at akmang lalabas na ng pinto nang biglang sumakit ang kanyang tiyan at para siyang naihi. Pumutok na pala ang panubigan ni Tali. Biglang napasigaw si Tali. Nagmadali namang lumapit si Dave at mabilis na kinarga si Tali. Mabilis niya itong isinakay sa sasakyan at isinugod sa ospital. Pagdating sa ospital ay nakaraos naman agad si Tali. Normal delivery si Tali at well ang baby sa kambal. Naitawag na kaagad kay Don Carlos ang panganganak ni Tali at sumunod naman ito kaagad sa ospital. Pagkarating doon ay nagulat siya nang makita si Dave. Nagbabantay ito sa nursery room. Mr. Davilia, sabit sa kanya ni Don Carlos. Kilala ni Don Carlos si Dave bilang isang pinakamayamang batang bilyonaryo ng bansa. Isa si Dave sa naging investors niya nang dumating sa point na nagkaroon ng problema ang kanyang mga negosyo. Kaya naman hindi niya malilimutan si Dave dahil sa laki ng utang na loob niya dito. So you're the father of my grandchildren? Sambit ni Don Carlos nang magkapaliwanagan na sila ni Dave. Yumuko si Dave dahil nahihiya pa rin siyang humarap kay Don Carlos. Bakit kailangan mong magpanggap gamit ang ibang katauhan? You can present yourself as you are, Dave. I don't mind.
Lalo pa ngayon na alam kong isa ka sa nakatulong sa akin na makaahon ulit sa pagkakalubog ng ilang negosyo ko. And not just that, actually. Nakita ako kung paano ka naging mabuting tao para sa anak ko. Wala na akong dapat pang i-doubt. Kung gusto mong panagutan si Tali at magpakatatay sa kambal, you have my blessing, iho. Sambit ni Don Carlos kay Dave. Pumalakpak naman ang tenga ni Dave sa mga sinabi ni Don Carlos. Kung alam lang niya na ganito pala ka-approachable, ay ni sana hindi niya na pinaharapan ng sarili na magpanggap sa ibang katauhan. Maya-maya ay nag-page siya ng pangalan ni Tali. Gising na pala ito at hinahanap ng kanyang kambal at ang kanyang daddy. Mabilis naman nagpunta si Don Carlos at si Dave sa kwarto ni Tali. Iha! Agad na niyakap ni Don Carlos si Tali at hanilig ka nito sa noo. Where are my twins, Dad? Tanong agad ni Tali. Yeah, wait, iko-confirm ko lang ulit sa mga nurses, ha? Sinenyasan ni Don Carlos si Dave at lumabas na ng kwarto para kunin ang kambal sa nursery. Lumapit si Dave kay Tali. What are you doing here? Mataray na tanong ni Tali. Tali, please, mag-usap tayo. Nagmamakaawa ang boses ni Dave. Not now, Dave. Please. Supladang tugon naman ni Tali. Bigla namang dumating si Don Carlos kasunod na ang kambal. Sobrang saya ni Tali na makita ang kanyang kambal na baby kaya naman na isang tabi na naman si Dave. Hi! Mommy's here! Mommy loves you both! Maiyak-iyak si Tali na nakatitig sa kanyang kambal. Lalapit din sana si Dave ngunit sinangga ni Tali ang kanyang kamay patungo sa direksyon nito. Please! Sambit ni Tali nang hindi nakatingin sa mga mata ni Dave. Nagbuntong hininga naman si Don Carlos at lumapit kay Dave. Iho, I'm sorry. Pero I think this is not the right time para magkausap kayo ng anak ko. Paliwanag ni Don Carlos. Kaya naman nirespeto ni Dave ang kagustuhan ni Tali. Umuwi na muna siya upang bigyan na muna ito ng space. At nang umalis si Dave ay hindi naman pinalampas si Don Carlos ang hindi pagsabihan si Tali. Iha, alam kong galit ka dahil sa ginawa ni Dave. Pero gusto kong malaman mo na masaya ako dahil kilala ko na ang ama ng kambal mo. Yes, nagsinungaling si Dave. Pero sana alam mong if it's a white lie, he did it in purpose. That's the only thing na kaya niyang gawin para mapalapit sa'yo. Sambit ni Don Carlos. Bakit kailangan sabihin mo sa akin to, Dad? Tanong ni Tali na medyo may inis ang boses. Because I know Dave is a good man. Nobody's perfect, Tali. Dave lied because he chose to sacrifice over using her name. Hindi niya ginamit ang yaman at kapangyarihan niya para lang mapalapit sa'yo at sa kambal. Pinatunayan lang ni Dave kung gaano kayo ka-importante sa kanya. In a way na nababantayan niya kayo kahit gamit ang iba pang katauhan. Please try to give him another chance. Tali, I know Dave deserves it. Sambit ni Don Carlos. Tumitig na lamang si Tali sa kanyang ama at iniisip ang lahat ng sinabi nito. Parang may kumakatok naman sa puso ni Tali at nagsasabing pagbigyan na ng isa pang pagkakataon si Dave. Kaya naman, nang makalabas na ng ospital ang kambal at si Tali, ay pinayagan niya na si Dave na makadalaw sa kanila. Ngunit ang kondisyon ni Tali ay para maging daddy lang ng kambal. Kalaunan ay niligawan na rin ni Dave si Tali at pinagbigyan naman siya nito. Dahil sa hindi naman namatay ang nararamdaman nila para sa isa't isa, ay nanaig pa din ang pagmamahalan sa pagitan ni Dave at ni Tali. Lalo pa at may anak na silang dalawa. Thank you, Tali. Thank you kasi pinagbigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sambit ni Dave habang yakap-yakap si Tali. No, babe. Thank you. Kasi hindi mo ako iniwan. Kahit may pagkakataon ka na. Nag-stay ka pa din kahit hirap ka na at ipit ka na sa sitwasyon mo. Hindi ka nagbago simula't simula pa lang. Sambit ni Tali habang nakatitig sa mga mata ni Dave. How did you know it's me, babe? Tanong ni Dave. Sa mga mata mo. Mata sa matang sagot ni Tali, natawa naman sa kanya si Dave. I knew it, kaya nga iniiwas ko mga mata ko kapag nakatitig ka eh. Natatawang sambit ni Dave.
Eh baka naman magtaka ka pa kung sinong kumukha ng kambal. Dagdag pa ni Dave. Oo na, iyon na lahat ng mukha basta ba sa akin ng ugali. Sambit ba naman ni Tali? Nako, delikado. Sambit ni Dave na nakukunot pa ang noo. Oh, bakit? Nakataas naman ang kilay ni Tali. Eh baka mabuti agad ang buhok ko kasi tatlong babae kayo na matataray. Pagbibiru pa ni Dave. Grabe naman. Natatawang sambit ni Tali. Napahalakak naman si Dave at tinilikan si Tali sa noo. I love you, Tali. And I love all your flaws. I love everything about you. Mahinugot si Dave sa kanyang bulsa at lumuhod. Be my Mrs. Davilia, Tali Ferrer. Will you marry me? Maluhaluhang tanong ni Dave kay Tali. Napaiyak naman si Tali at itinayo si Dave. You don't need to ask me, Dave. Of course I'll marry you. Anytime. Anywhere. At kahit ilang beses pa. Mahal kita, Dave. Mahal na mahal. Isinot ni Dave ang singsing kay Tali at naglapat ang kanilang mga labi. Naikasal si Tali at Dave ng taong din yun at naging maayos ang kanilang pagsasama sa kabila ng naumpisahang yugto ng kanilang buhay. Napatunayan lang ni Dave at Tali na hindi hadlang ang maraming pagsubok upang hindi magtagpo ang taong tunay na nagmamahalan. Hindi nila hinayaan na magpatalo sa masasakit na nakaraan ang kanilang buhay. Sana'y lahat ng lalaki katulad ni Dave na hindi sinukuan si Tali. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay babae ang magsasakripisyo para sa isang relasyon dahil may isang Dave na ginawa ang lahat para magampanan lamang niya ang kanyang role sa buhay ni Tali. Kahit sa pagkakataon na kailangan niyang magsinungaling. Sabi nga nila, love is not about how much you say I love you, but how much you can prove that it's true through sacrifice. Tumaya si Dave kahit hindi siya sigurado kung mananalo siya o matatalo. Pero masigurado lamang ang kaligtasan ng kanyang mag-ina ay nagawa niya magtago sa likod ng ibang katauhan. Mahirap man noong umpisa ay naging worthy rin ng lahat. Kaya naman walang pinagsisisihan si Dave sa kanyang ginawa. Tamang tao ang kanyang pinili, kaya naman alam niyang nasa tamang pathway siya patungo sa tunay na pagmamahal. Tali then deserved this true love dahil sinakripisyo niya rin ang sariling kaligayahan para ipagpatuloy ang kanyang pagdadalang tao. Then Dave chased her and they found true love with each other's arms, together with their twins. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!